Praise God. One with His Spirit. So tayo po ay meron isang Espiritu na kung saan ay tagalay natin ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu. And that is only done, yun po ay nangyari by the grace of God. So hindi gawa ng tao, hindi pamamaraan ng tao, kung bakit ngayon ang Espiritu ng Diyos at ang ating Espiritu ay isa. Dahil lamang sa kagandaan ng Loob ng Diyos. At ito ay napakahalaga na malaman natin that we have the Spirit of God, the presence of God dwells in our spirit. Amen po. Kaya sabi po sa John chapter 3 verse 5, sagot naman Yesus, pagka tandaan mo, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman. At ang ipinanganak ayon sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak ng muli. Umihiri pangangin kung saan ito nais. At narinig mo ang hukong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganun din ang bawat pinanganak sa Espiritu. First time, tingnan niyo po ang sagot ni Nicodemo. Pwede po bang mangyari yung tanong ni Nicodemo? Yung bang spiritual regeneration, yung bang may papanganak ka muli sa Espiritu, ang sabi ni Nicodemo o tanong ni Nicodemo, pwede po bang mangyari yun? Sumagot si Jesus, guru ka pa naman sa Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. So kadalasan ito po rin ang ating katanungan. Yung bang sinasabi ng salita ng Diyos ay pwede bang mangyari? Marami tayong katanungan. And my God shall supply all my needs. He is my present help, a great shepherd. Hindi na ako mangangailangan mo. Yan po ay tinatanong din natin sa kalooban ng ating puso. Pwede ba mangyari na si Lazaro na namatay ay muli mabuhay? Pwede ba mangyari na ang paralitiko ay lumakad muli? Na hindi sa pamamaraan ng tao, hindi sa pamamaraan ng spiritual. So ito po ay mga katanungan din na sana po ay ito ay magkaroon ng kasagutan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Na maliban na isang tao ay pinanganak. Bakit? Kasi po, hindi makakapasok ang isang tao hindi na ipanganak sa Espiritu. Espiritu. Dahil ang tao ay may kalikasang makasalanan. Hindi pwede pumasok sa kaharian ng Diyos ang may kalikasang makasalanan. At ang kalikasang makasalanan yan ay naman natin kay Adam. Subalit may huling Adam na si Jesus. Na sa pamamagitan ng huling Adam na si Jesus, na siyang sumunod at hindi tayo sumunod. Ganun din kay Adam, na siya ang sumuway pero hindi tayo sumuway. Pero nagkaroon tayo ng kalikasang makasalanan. Pero dahil sa huling Adam na si Jesus na siyang tinanggap natin sa buhay natin, na siya ang sumunod. Tayo ngayon ay may kalikasang banal at batuwid sa harapan ng Diyos. Yan ngayon ang ating kalikasan
Ito ngayon ang ating kalalagyan at katatayuan. Kanya po tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo na siyang ilagay sa atin. Hindi tayo naging matuwid sa ating mga gawang matuwid, kundi tayo ay naging matuwid dahil sa kalikasan ni Kristo na siyang inilagay sa ating Espiritu. Kaya po, kung tayo ay patuloy na makakaalam na patungkol sa spiritual, ang anumang kalikasan natin sa ating Espiritu, yan ang ating kayang may mabuhay sa buhay natin. Kaya ang laman ay laman at ang Espiritu ay Espiritu. Hindi pwedeng gamitin ang Espiritu sa laman. At hindi pwedeng gamitin ang laman sa Espiritu. Kaya kung patuloy natin malalaman ang mga bagay na laman, yun ay magagawa natin. Because what we understand, kung ano yung ating nalalaman, yun ang ating naipapamumuhay sa buhay natin. So, hindi pwedeng gamitin ang spiritual naman sa mga bagay na nalalaman natin sa laman. So, hindi pwedeng gamitin sa ating pamahalaan o sa ating kumpanya by faith. Mapupromote ako. Kailangan pag-aralan mo ang trabaho. Hindi pwedeng by faith ikaw ay mapupromote. Subalit, hindi mo naman pwedeng gamitin ang iyong kaalaman sa pag-aaral, hindi mo naman pwedeng gamitin ang kalagayan mo masipag ka sa iyong trabaho para sabihin mo ikaw ay pinagpala ng Diyos. Iba ang pamamaraan ng Diyos para makamit natin ang pagpapalang mula sa Kanya. Iba rin ang pamamaraan ng laman para makamit natin kung ano ang mga bagay sa mundo. Amen po ba? Okay? Kaya po, nung tayo ay naligtas, ito'y pamamaraan ng salita ng Diyos. At ang pamamaraan ng salita ng Diyos, it is by faith. Amen? And faith is composed of hope and the love of God. Amen. Yan ang paraan. Kaya nga tayo ay hindi na-born again dahil sa reliyon natin. Sa posisyon natin. Sa mabuting gawa natin. No? We were God born again because of our faith. Amen. Sinampalataya natin at sinampalatayanan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Hindi dumating ang faith kung wala ang salita. Kaya, kailangan ay patuloy natin mabigyan ng panahon at maunawaan ang salita ng Diyos upang sa ganun, ang pananampalataya ay patuloy na dumating at makita natin kung ano ang kalagayan natin at kung ano ang inihanda ng Diyos sa ating spiritual na kalagayan. Kaya ganun din sa laman, pinag-aaralan ang mga bagay sa mundo ito sa physical natin. Kaya pa kapag ipinanganak ang isang tao sa laman, kumpleto siya. He is complete. Hindi na siya nagmamakaawa na bigyan mata ang bata. Hindi nagmamakaawa na bigyan ng tenga ang bata. Kundi ito ay inaalaga. At habang inaalaga at nalalaman ng mga tao ang kondisyon ng bata, kung ano ang nasa kanya, ito ay nade-develop. Are you with me? Nag-develop. So, ganoon din sa ating spiritual. Kung patuloy natin malalaman ang spiritual at hindi ito sa pamamagitan ng laman, hindi sa pamamagitan ng libro, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng university, kundi sa pamamagitan ng ating fellowship. At kung patuloy natin malalaman ang mga bagay nito, amen? Madedevelop sa atin kung ano ang siyang nasa atin na ibinigay ng Panginoon. So, hindi tayo dapat nagmamakaawa sa Diyos. Kung paano sa laman na hindi tayo nagmamakaawa,
kung paano sa laman ay hindi nagmamakaawa ang isang tao. Para mamunga ang mangga. Lord, mamunga ang mangga. Torte di ispasting, Lord, mamunga ang mangga. Hindi po. Kundi susundin niya ang prinsipyo. At kusa mamunga ang mangga. Hindi kikilos ang Diyos para mamunga ang mangga. Because it is already given. The principle, the process is already given. So in our spiritual condition, as a child of God, as a blessed God, a blessed child of God, amen? Powerful, full of wisdom of Jesus, we have the mind of Christ, we have the power of the Holy Spirit. Ang kailangan lang ay malaman natin, hindi tayo dapat nagmamakaawa sa Diyos. Because it is already given. What we need is understanding. And if we understand and follow the principle, the law of faith, then it will flow. Hindi na tayo kailangan makaawa sa Diyos na para bigyan pa. Ang kailangan mo ay malaman. Understanding not the books of this world, but the book of God, the Word of God. Amen po. Kaya, ang laman ay laman at ang spirito ay spirito. So we are born in the spirit. We have now a new nature. All things are possible. Now you are now a new creature. Are you new in the physical? No. Are you new in your behavior, in your attitude? No. The same attitude, the same behavior. You are a new creature in your spirit. At yun ang dapat nating malaman. That we are not only flesh, we are not only soul. Na doon tayo na-identify natin ang ating sarili bilang katawan at bilang kaluluwa. We don't identify ourselves, we don't imagine ourselves who we are in this world. Ang na-imagine natin yung wala tayong pera, ang na-imagine natin yung may pera tayo. Na-imagine natin na maganda ang buhay natin. Bago rin tayo, yun ang na-imagine natin. Yun ang nagbibigay ng confidence and I are our identity. And that's it. It's only temporary. Kaya nga, ang mga bagay na spiritual, which is permanent, at ang sabi nga ng Bible, doon tayo mag-focus. And we are focusing on the spiritual things, not because in order God will move, no. In order, we will experience what we have in Christ. Amen po ba? Tingnan natin ang 1 Corinthians chapter 2. Okay? Verse 11. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin na hindi ang Espiritu ng salita. We don't receive the Spirit of this world. What we have received, no, is the Spirit of God. Okay? Kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. In order, we will understand what was already given. Amen? Kaya na, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipiniliwanag naman ay mga katotohanan espiritual sa mga pinananahanan ng Espiritu. Sapagkat ang tao di pinananahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan. Amen? So the spiritual things, when you walk by sight, when you walk by natural, ang mga bagay ng spiritual ay kahangalan. Kaya nasabi ni Nicodemo, pwede bang mangyari yan? Okay? Because we apply the natural thing to the spiritual things. Ang karunungan ng tao, ang siyang ginagamit natin.
No? Yun ang pamantayan natin sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po. Tahanan lang naman ngayon at di nila naunawaan sa pagkatalang bagay na spiritual ay maunawaan lang sa paraang spiritual. Amen, diba? So, in verse 16 ng 2 Corinthians chapter 5, verse 16, sabi niya, hindi na namin ngayon ginagamit ang sukatan ng tao. Yan ang sabi ni Paul, bago verse 17. Bakit? Kasi lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At ganun din nila kinikilala ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pamamaraan ng tao. Listen. Ito yung nangyayari sa atin. Na yung karunungan ng tao at yung what we have, kung ano yung nasa atin, at kung ano yung wala sa atin, at kung ano yung nakikita natin, ay doon natin nagiging sukatan na yun ang pagkilos ng Diyos. Okay? Are you with me? Doon natin ay, kapag maganda, bless ako ni Lord. Kapag may nangyari, bless ako ni Lord. So, yun ang nagiging sukatan natin. Kung ano yung status ng ibang tao, yun ang gusto natin mangyari. Kapag yumaman ka, tayo ay nagkaroon ng magandang posisyon, tayo ay gumaling, tayo ng paganda, doon natin inuhugot na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Yun ang nagiging sukatan natin at pamantayan natin. Na kapag hindi tayo nagtagumpay at tayo ay nag-fail, hindi pa kalooban ng Diyos. Yung karunungan ng tao, yung pamamaraan ng tao, ang siyang ginagamit natin kung paano natin kikilalanin ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, na born again ka, hindi kung ano ang ginawa mo. Na born again ka, kung ano ang ginawa ni Kristo. So yun ang nakita mo. It is not your failure, it is not your sins. It is Jesus. Ang siya nakita mo sa puso mo. He died for you. Yun ang nakita mo. Yun ang nagtulak sa'yo. Kaya kailangan, doon daw tayo magpatuloy. Kaya kung titignan natin, listen carefully, pagkatapos natin na born again, na kakaiba tayo sa karamihan because we got born again because of Jesus. Because of His Word. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa pamaraan ng tao. Pero nangyari, nung tayo nagpatuloy tayo sa kamaraan ng tao, that's why we have the same plan, we have the same vision, we have the same goal, we have same experience. Ang iba lang natin ay yung experience natin sa pagiging born again. But in terms of money, in terms of career, in terms of family, we have the same ambience and environment. Pare-pareho. Kaya, wala tayong distinction pagdating doon. Kaya kailangan ang mga bagay na spiritual ay gamitin natin ng pamamaraang spiritual at yan ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya sabi niya ang verse 9, tingnan niyo po, verse 9 ng 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 2. Verse 9, tingnan niyo po. Ha? Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumasabi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. But listen, ang nasa isip natin ay ang pattern of this world. Pero what Christ has done for us, what already prepared for us,
hindi pa sumali sa natural na pag-iisip. Kaya po, ganun na lamang na pare-pareho lang ang ating karanasan, kahit believer and believer, simply because we have the same pattern and same system. But if we walk by faith and not by sight, ang mga bagay na inihanda ng Panginoon ay malalaman natin, na hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tela at hindi pa sumagi sa isip ng tao. Are you with me? Pero as of this time, ang pag-iisip natin, alam na natin. Why? Because we have the same system and same way of thinking. We are walking in a natural way. But if you walk in the spiritual way, higit pa sa iyong inihingi. Are you with me? Higit pa sa iyong iniisip ay kaya ang gawin ng Diyos. Right? Ephesians chapter 3. Kaya ang gawin ng Diyos. At ang kapangyarihan na yan ay nasa iyo. Amen? That power. Kaya kailangan malaman mo kung ano yung nasa iyo. In order, higit pa sa iyong iniisip at higit pa sa iyong iniingi ay kaya ang gawin ng Diyos. And that power is in you, that you need to understand what is within you. Kailangan mo malaman kung ano ang nasa iyo. Sa buhay mo bilang espiritual na ipinanganak ka sa laman at ipinanganak ka sa spirit. Amen? So, hindi sa kamamaraan na kung ano ka financially, kung ano ka magiging sa iyong career, kung ano ka magiging in the future. Tama po yan. Hindi po walang mali dyan. Hindi ko sinasabi. I-deny natin yan. But that is only in flesh. There is another thing in our life which is spiritual. Amen? Better. Kaya po, ang sino man nag-iingat sa kanyang buhay ang siyang mawawala. Tama ba? Bakit? Kasi patuloy mong iniingatan sa iyong sarili kung ano kang magiging, kung ano yung financial condition, physical condition. No? At that is all temporary. Kaya ang sino man, no? Mawala ng kanyang buhay, ibig sabihin, you deny yourself, your self-esteem, yung worth ng yung sarili na pinapahalagaan mo ang sarili mo, ang nakikita mo yung worth mo, yung halaga mo, dapat itong galing mangyari sa akin. At kapag nangyari ito, you will be satisfied. But that satisfaction is temporary. Right? Kaya sino man nag-iingat ng kanyang buhay ang siya mawawala. Bakit? Kasi po, ang lahat ng bagay na yan ay pasamantala. Dakusaan ay na-imagine natin ay ang ating sarili. Physical? Di naman na-imagine natin what is in our heart. What are the things in this world? Pero ang sino man mo hindi mag-iingat ng kanyang buhay, ang siyang magkakaroon. Bakit? You see Jesus. You see the spiritual things. You see more than that I can see that there is power within you. There is blessing within you. There is righteousness within you. There is holiness within you. There is favor. There is healing. There is miracle. There is supernatural within you. In your spirit. Amen. Na kung saan ay doon dapat natin ma-identify ang ating mga sarili. Amen po ba? Now, in Mark chapter 11, verse 23, tingnan niyo po. This is the principle of the spiritual things. Maraming tao nag-pray. Maraming mga tao nag-a-attend. Maraming tao lumalapit sa Diyos. But what is our distinction as a child of God? In Mark chapter 11, verse 23, dito po, sa English version, makita po natin dito, ano yung distinction natin when we pray? Most of the people are begging God. Huh?
Pero bago natin basahin yan, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, kung si Brother John ang maliligaw, halimbawa. Kung maliligaw man si John, actually, ayaw niya maliligaw, siya ang iniligawan. Kung siya man ay maliligaw, ang gusto niya ay makuha niya yung matamis na oo na kanyang iniligawan, right? So, nandoon ang kanyang pagpupunyagi. Nandoon ang kanyang pagsisikap. Okay? So, nandun yung kanyang pagsuyo. Pero, ati, when times comes, nung talaga mahal naman ng babae ito na si Jonar ang naliligaw. Si Jonar po ay may inspire, right? Na nalaman niya na siya pala ay mahal na babae ito ang kanyang nililigaw. So, nung nalaman niya na siya ay nililigawan, nalaman niya na siya ay mahal niya, mahal pala siya. Lalo siyang napunyagi nang pumunta sa bahay. Tama ko ba yun? But in a different reason, different motivation, tama? Dati, para magkaroon, makakuha. But now, dahil sa pag-ibig na kanyang tinanggap, higit pa sa dati niyang ginagawa, siya pa rin ay umupunta, pero in a different reason. Because yung babae yun ay mahal siya. Yun po dapat ang maging motivation natin. Amen? Because makasalanan ka pa ay binahal ka na ng Panginoon. Hindi ka lumalapit sa Diyos para bahalin ka niya. Kundi, He first loved us, that's why we love Him. That is in 1 John chapter 2. Kaya ka nagmamahal sa Diyos, kundi bakit? Kasi binahal ka niya. Yun ang tandaan natin. Amen? Kaya, sa paglapit natin sa Panginoon, yun ang dapat na motivation natin, ang sabi niya. O verse 24 yata yun. Verse 24, sorry. Okay, lagi kong inuulit ko ito. Yan, verse 24. Okay. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, ang King James Version, whatever you desire, whatever you desire, when you pray, believe that you receive. So, ibig sabihin, kapag ano man daw ang inanais mo, kapag nagpipray ka, paniwalaan mo na ito ay tinanggap mo na. But, hindi po period mo doon, kundi kasabi niya, at tatanggapin mo, and you shall receive them. So, merong receive, tinanggap mo na, and then tatanggapin mo pa. Ha? Parang complicated. Ha? Magkatisting pala. Okay. Sorry. So, anong ibig sabihin ito? So, marami na libre. Ito yung distinction natin. Whatever you desire, your desire is God's desire. It is not your plan. It is God's plan. So, mali po yung kung anong gusto mo. When you pray, it's about God. It's not about you. Dahil higit pa sa hinihingi mo at higit pa sa iniisip mo. That's why nagiging ordinary tayo Christian simply because we have the same mind of way of thinking. Ang iniisip natin ay yung pattern ng mundo. But when we see Jesus, His plan, prosper you, at to harm you, and to give you hope, with God all things are possible, that will be our desire. Kaya nga, faith is the substance that we hope. Ang hope is not about hope of money, hope of your physical condition, hope of your position, no. It is about the promises of God in your life. Amen ba? And kapag yan ang patuloy natin na meditate sa buhay natin,
dahil siya magsisik-in sa ating puso, yun ang identity natin. His love, His presence, His holiness, His love, His peace, yun ang magiging identity natin. Lahat ng panlabas na ginagawa natin, it comes from the inside. Amen po ba? Lahat. Amen? Ang pinanggagalingan ng lahat ng anumang expression natin, reaction natin, at ginagawa natin, it comes from the inside. That's why let us change our image. Let us change our heart. Amen? At yan po ay ang mga bagay na ginawa ng Panginoon at inihanda ng Panginoon para sa atin. Okay? And then, believe that you receive them. Ibig sabihin, naunawaan mo. Amen? Naunawaan mo kung ano ang nasa iyo sa kalagayan mo sa Espiritu. And it is already given. Ha? Amen? At kapag yan ang siyang nabuo sa ating isip at puso, you shall receive them. Ibig sabihin, then it will manifest in the physical. So that is the principle, that is the law. Walang magic sa Word of God. Kung paano sa laman ay walang magic. And if you want to understand about flesh and natural, study. But if you want the supernatural, the Word of God, amen? Kung paano tayo na-born again in a supernatural way, then, kailangan ay patuloy natin malaman. Amen? When we pray, it's about His promises. It's about His plan. It's because bago ka pa mangailangan, ay ibinigay na ng Diyos ang kailangan. Tama po ba yung dalaw? Kaya kung hindi nangyayari, ang sinasabi ng salita ng Diyos, simply because we have a wrong way of approaching the Word of God. Amen? Kaya the Word of God is powerful. The Word of God set us free. But the truth that you know will set us free. Okay? Kaya, hindi nagiging makabuluhan at hindi pakinabang sa atin ang panalangin. Mas gugustuhin pa natin magtrabaho na magtrabaho kaysa manalangin. Simply because prayer is a burden. It is not a blessing. Why? Because we are begging God. We are not following the right principle. Kaya yung kaibigan na kumakatok, ang sinasabi doon, it is contradict. Hindi ganyan ang Ama nyo nasa langit. Kung ang Ama natin nasa langit ay pipilitin pa, ganun ka ba ang kaibigan? Ituro mo sa kaibigan mo, kailangan bilang kaibigan, ganito ka, pipilitin ka muna. No? Hindi ganun ang kaibigan. So how much more, kung hindi ganun ang kaibigan, hindi ganun ang Ama nasa langit. Amen po. Andiyan po tayo. Kaya kapag tayo nag-pray, that is our distinction. God is good. Before the foundation of the world, it shows Jesus to be our Savior. Bago pa, di kayo ng mundo, bago pa magkasala, binigyan na ng solusyon ng Diyos ang kasalanan ng tao. Amen. Kaya ang kailangan na, i-draw out natin. Amen. Hello? That's why hope is the anchor of your soul. And hope comes from the Scripture. Romans chapter 15 verse 4. Hope comes from the Scripture. It is not about money. It's not about in this world. When we talk about hope, kapag sinabi natin hope sa Bible, it is from the Word of God. Amen po ba? Kaya yun ang principle. Principle, yung desire. Hindi yung desire mo yung gusto mo, no? Delight yourself. When you delight yourself, ibig sabihin, you acknowledge Jesus. You acknowledge God. And whatever you desire, He will give it. And that desire is not your desire. It is the desire of God. Because the desire of God is better than your desire. Limitado yung desire natin. Hello? Kaya po, halos pare-pareho lang ang condition natin.
Kaya it's about time for us na magiging pakinabang. Blessings sa atin ang prayer. Pakinabang sa atin ang salita ng Diyos. It's not a burden, it's not an obligation. It's more than gold. More than silver. Amen? Another thing, listen. Kapag ang salita ng Diyos ay makatotohanan at totoo, kapag mali ang prinsipyo na inaapply mo, it will destroy you. Rather than maging blessing siya, magiging sagabal pa siya sa iyo at magiging pahamak pa sa buhay mo. Kagaya ng kutsilyo, ang kutsilyo ko, ang life ay maganda. Pero kapag mali ang paggamit ng kutsilyo, ito ay magiging disaster. Hindi magiging pakinabang, kundi ito ay pahamak pa sa iyo. Kaya kung gano'n ang nangyari sa salita ng Diyos, na dapat sana yung pakinabang ay nagiging pahamak pa sa atin. Nagiging obligasyon pa sa atin. Hadlang sa plano natin. Hadlang pa sa gusto natin. No? Kaya ang binhi na siya mamumunga, na may kakayahan siya mamunga, pero kapag mali ang pag-a-apply ng binhi, hindi ito mamumunga. Dahil hindi mo sinunod ang tamang prinsipyo. Amen. Kaya dito, sa aking pagtatapos, ang pagbibigay. Ang sabi ng Bible, siksikliklik umaapaw. And my God shall supply all my needs. Tingnan nyo, ang unbeliever at saka believer, pwede sila mag-prosper sa anong trabaho. Right? So, what is the distinction? Sinasabi ng Kristiyano, bless ako ni Lord. Eh, paano naman yung unbeliever na nag-prosper pa siya higit sa iyo? Siya ba ay bless ng Lord? No. He just follow the principle. Naging masipag siya. Kahit hindi siya inutusan, ginagawa niya. Kaya kahit siya ay unbeliever, pwede siyang tumaas ng posisyon. Tataas ang sahod, simply because he followed the principle. Kaya kahit Kristiyano ka, kapag hindi mo sinunod ang prinsipyo doon sa iyong kumpanya, hindi ka rin magtatagot. Pero kapag sinunod mo, definitely, aangat ka because you followed the principle. It is not because of your giving, but because dahil sinunod mo. Kahit give ka ng give, kung hindi mo naman sinusunod, ang kumpanya, hello? Wala! Kaya ito po mga kapatid. When we give, it is the principle of God. But, kailangan ang pagbibigay ay sa tamang pamamaraan ng Diyos. Kaya nasabi ko sa inyo, binhi na kaya mamunga, pero mali ang prinsipyo, hindi yan mamunga. Tinanim mo sa mabato, tinanim mo sa matubig. Kaya kailangan pala niya ay yung tuyong lupa. Cactus. Dragon fruit. Right? Kaya, marami sa mga Kristiyano na ang pagbibigay ay burden. Ang pagbibigay ay hindi pakinabang. Ang pagbibigay ay ito ay pagtulong sa church. Yun ang nagiging pamamaraan natin. Okay? Kaya kapag ang isang tao, listen, kung siya ay nagtatrabaho regular, pero nagtanim siya ng mangga, ng isang hektarya, tama mo ba yun? Ang anumang sweldo niya sa kumpanya, ay yun ang sweldo niya sa kumpanya. Pero yung pagtatanim niya ng mangga, hindi niya makukuha doon sa sweldo niya, doon sa kumpanya. Kundi meron siyang extra income, tama? Kaya ganun din po sa atin. When we give, you prosper, God prospers in the way the system God has prepared for us. Amen. Are you with me?
Amen. Amen? Kaya, hindi ka ibibless ng Panginoon. Siksikligli kumakaw dahil sa trabaho mo. Ibibless ka sa pagbibigay mo. When we give, you are motivated by the love of God. He bless you. Amen? He's good to you. You acknowledge Him. Because God looks on the heart. Hindi yung sa giving. God looks on the heart. Hindi doon sa pagbibigay mo. Ang tao ay yun ang naging gusto ko. Tati mo sila sa aming kanina. Kapag nagbigay ka, ay, mapagbigay no. God looks on the heart. Ang isang tao mapagbigay ay kinikilala niya na siya ay minahal ng Panginoon. Kinikilala niya na siya ay pinagpala ng Diyos. Siya ay tinanggap bilang kanyang anak. Yun ang tinatanggap ng Diyos na may puso pagkilala sa kanya. Without faith, it is impossible to please God. That's why when your heart is good, and when you give, then God will prosper you in giving. Amen po ba? Kaya kung paano ang Israel, nagkaroon sila ng lupang pangako, not their own capacity. Hindi sila naging pagdigmaan ng chariot, ng kabay. Amen po ba? Sila ay pinaglaban ng Diyos. Ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. Amen? Oh. Kaya ito po. Kung ako man ay pinagmanaan ng lupa, hindi po ako magbabayad. Tama po yan. Hindi ako, hindi mag-execute ng deed of sale. Hindi babayaran ako. Kahit mag-execute man ako at magbabayad ako, saan pupunta yung pera? At hindi tatanggapin ng BIR to transfer the title into me because yan ay mana. Wrong principle. Kapag mana, kailangan deed of donation. At wala kang babayaran. Hindi ka magbabayad dahil yan ay ibinigay. Hello? Amen? Okay? Pero kung bibit sa ibang pamamaraan, pwede ka magkaroon ng lupa, pero bibili mo. Deed of sale. Tama mo ba yan? Amen? Pwede ka magkaroon ng lupa in a different system, in a different kasi different prinsipyo. Tama mo ba yan? Kaya po, sa Panginoon natin, sa kaugnayan natin sa Panginoon, it is all by faith. And faith comes from the Word of God. Kaya nga sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Amen? But Christ liveth in me. Now I live by the faith of the Son of God. Kailangan mabuhay tayo ngayon. Amen? Sa pagkilala natin sa Panginoon Jesus sa buhay natin. That is the principle. It is not about ourselves. It is not identity of our what we have. Amen? Kaya nga mga kapatid, amen? Kung ang mundo ay nagkakaroon ng problema, sa trabaho natin nagkakaroon ng problema, amen? Definitely, kapag ikaw ay nagbigay ng tamang puso, tamang motibo, God will prosper you by acknowledging Him in your life. In a different principle. In a right principle. Amen? Hallelujah! Amen? Kaya excited ang Macedonia sa kabila ng kahirapan ay sila nagbigay because they know. Amen? Sa pagbibigay nila. Amen? Hindi dahil magkakaroon sila, hindi yun ang tamang prinsipyo. Nasiksikigli kapag nabigay kasi no. That is only, yun po ay bunga lamang ng sistema. Hindi dahil sa pagbibigay mo, kundi dahil yan ay bunga lamang ng sistema. You cannot outgive God. Okay po yan? Amen? Kaya hindi yun ang motive natin. Ang motive natin is acknowledging God. Amen? Kaya hindi sa pamamaraan ng
karunungan ng tao, kundi sa prinsipyo ng spiritual. Amen? At ang mga bagay na ginagawa natin na ayon sa spirito, it will bless us. Amen? Okay? It will bless us. And that is our distinction. Yun ang distinction natin. Kaya mga tao, ay, magtataka sila sa'yo. Di ba ba? Kaya yun ang distinction ng bansang Israel. Ang Diyos nila, ang Diyos, ang siyang hari nila. And that is their distinction. Wala silang chariot, wala silang kabayo. Umikot lang sila ng 7 beses doon sa Jericho wall. Bumagsak, hindi sila gumamit ng pagwasak. But the power of God moved. Nawasak ang wall of Jericho. Amen po. At yung kung sinasabi ko po, hindi po madali yun because you are renewing your mind. Amen? There is a process. Kaya po, kailangan ang salita ng Panginoon ay pinagugulay natin araw-gabi. Because we change our identity, we change the image inside of us. Because whatever inside of us, that makes motivate us. Yun ang magmo-motivate sa atin. Kaya yung nasabi kong paliligaw, amen, iba na. Hindi para makakuha, kundi dahil sa pag-ibig niya sa kanya. Amen. And that is only phileo. There are three kinds of love. Eros, phileo. Ang phileo ay nawawala. Yung emotion na yung buwan ng tao. But divine love, that is forever. When you are motivated, the goodness, the unconditional love of God, amen, the kindness and the grace of God, then you will have, amen, life and have it more abundantly because of Jesus that is your image inside of you. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya people are pressured, people are stressed because they are looking themselves. They are looking their position, their employment, their business. But when you look Jesus in your life, the Lord is my shepherd. I shall not want. My soul represses him. My soul. My soul. That's why the true transformation is inside and it is from inside to outside. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So stand, let's pray. Lord God, we thank you.